Magandang umaga mga kabukid. Yan, dito ngayon sa aming probinsya ay maulan. Yan, so galing lang kami kanina ng farm, naglinis kami. So dahil malamig dito, nagtimpla muna ako ng gatas para pampainit. Tapos may tinapay tayo. Nasubukan nyo na ba ito mga kabukid eh? Ang tinapay, tapos ilalagay dito. Kainin. Yum. Ito mga kabukid yung masarap na ang tawag dun? Pang umagahan ba ito? Pagkain sa umaga, tinapay at saka gatas. Malamig ngayon dito mga kabukid kasi umuulan. Umuulan na. Kumusta kayo dyan mga kabukid? Ayan mga kabukid, dito sa probinsya, pag masipag ka lang magtanim sa bakuran ninyo, mabakanting bakuran ninyo, pwede nyo pagtamnan. Maya, eh lola ko. Hi! Maya, punta tayo dun sa mga pakanting bakuran namin na anong mga tanim namin doon. Ibibida natin sa inyo mga kabukid. Lalo na ngayong panahon, walang trabaho, walang ma-applyan. Diba? Mas ma-appreciate mo talaga buhay sa bukid. Ayan. Sa probinsya. Diba? Ayan. Kuminto na lang yung ulan mga kabukid. Yung lugar namin mga kabukid, ito yung Barangay Canmugsay, Tolosa, Leyte. Bali dito mga kabukid, dito natin matutunghayan ang pangunahing pamumuhay dito kasi mga kabukid ay pagtatanim ng palay. Iyon ang pinakamalawak talaga na pamumuhay ng mga tao dito. Yung pagtatanim ng mga gulay, mga prutas, o ano pa yan, parang sideline na lang yun ng mga taga rito. Kasi hindi naman tayo araw-araw nag-harvest sa palayan, di ba? So, ganun din sa city, may mga sideline. So, ganun din dito sa bukid. May sideline para while waiting sa pag-harvest, meron din tayong naaning mga prutas na pwede natin kainin. So, mamaya mga kabukid, ipapasyal ko kayo sa bakuran natin dito. Ano yung mga pananim namin? Yan. So, ubusin lang natin ito mga kabukid. Okay na ba kayo dyan mga kabukid? Para ipasyal natin kayo. So tara! Let's go! So ayan mga kabukid, bago tayo pumunta doon sa papasyalan natin na mga bakuran kung saan nagtatanim kami, may papakita ako sa inyo mga kabukid dahil dumating na pala mga kabukid yung mga seeds na ating itatanim sa ating mga bakanting bakuran na hindi pa natamnan. Yan. Ito.
meron tayong kalabasa seed. Yan. So maghahanap tayo mga kabukid mamaya ng makanting bakuran na pwedeng pagtamnan natin to, kung saan ba ito nararapat. Yan. Kung meron kayong suggestion na dyan mga kabukid kung saan maganda to ipwesto, so comment down below. Yan. At meron tayong okra. Yan. Actually meron na tayong okra doon nung nakaraang mga vlog, pinakita natin yung mga okra doon, kaya lang medyo na matanda na masyado, hindi na masyadong nagbubunga, kaya bumili tayo ng bago. Ayan, mga kabukid. Right? At ang kalabasa, nakalimutan ko. Ayan. At meron din tayong pitsay. Ayan, yung pinakapaborito ng lahat. Alam nyo ba mga kabukid, yung pitsay, yung pagtatanim ng pitsay, okay naman siya kasi weeks lang yung hihintayin mo, mag-harvest ka na. Ang ano lang dito, ang challenging lang dito mga kabukid, pag nagtatanim ka ng pitsay, ayan, is ka, maalaga siya talaga. Kasi sensitive ito. O, kailangan mapangalagaan mo na hindi siya panirhan ng mga uod. Ayan, kailangan maganda yung dahon para maganda yung market. Maganda yung binta, di ba? So, madali lang ito ma-harvest kasi weeks lang yung hihintayin po natin. So, ito, pag magtanim talaga tayo nito, so maghanap tayo ng pwesto nito kung saan banda natin ilalagay ito para mapangalagaan natin ng maayos mga kabukid. Okay? Kung meron kayong suggestion dyan mga kabukid, oh, just comment down below para masunod natin, para maalagaan natin ng maayos to, para hindi sayang mga kabukid. Yan. At meron tayong ayan, ano to? Sitaw, ayan, sitaw. Yan. Oh, ayan, nahanap din tayo ng pwesto nito mga kabukid, so, kung saan ba ito nararapat. Ayan. Kasi hindi lahat ng lupa mga kabukid pantay-pantay. Mayroong mataba, mayroong payat na lupa. Ayan. So doon natin ilalagay talaga sa lupa na karapat-dapat kung saan sila. Okay? Ayan. So ang isa mga kabukid, nakabattle siya o nakakan pala yung talong, ayun, yung talong mga kabukid, nasimulan na natin yung talong linagay sa punla, para yung seeds linagay sa punlaan para makasimula na siya mga kabukid tumubo, tapos itatransfer natin siya doon sa lupa kung saan siya karapat dapat. So ayan mga kabukid, yan ang task natin ngayon mga kabukid, maghahanap tayo ng bakuran na wala pang tanim at kung saan sila nararapat ipwesto para maganda yung ating mga pananim. So ready na ba kayo mga kabukid? So samahan niyo ako. Tara, let's go. So ayan na mga kabukid, maibibida tayo yung mga pananim namin dito sa bakuran sa likod ng bahay. Yan, sige. So mga kabukid, kitang-kita niyo naman kung ano yung ibig sabihin ko. And so mga kabukid, mayroon tayo ditong mga saging. Pero mga kabukid, yung bunga niya, na-harvest na yan. Yan. So mga kabukid, hanggang yan doon sa likod. Doon. At mayroon din tayo mga kabukid. Ito. Kilala nyo ba ito mga kabukid? Lansones? Bubunaw. Pero lansones yan mga kabukid. Yan. Okay. Tapos dito mga kabukid, paglampas natin dito sa mga sagingan natin, yan, matatanaw muna mga kabukid ang ating palayan. Yan, so ano yan, dito tayo nagbablog noon, naglilinis yan mga kabukid. Kasi mga kabukid, dito sa probinsya natin, sa bukid namin, is pagpapalay po talaga ang pangunahing pamumuhay ng mga tao. Yung pagtatanim ng mga prutas, gulay,
ay sideline nyo ng mga tao para habang naghihintay sila sa pag-harvest ng palay, so mayroon silang na-harvest ng mga prutas, gulay, para pang-ulam mga kabukid. Ayan, para hindi na nila binibili sa palengke, diba? Kasi mamamasahe pa sa palengke. Instead na itanim na lang natin dito sa mga bakuran na bakante, mapapakinabangan pa natin mga kabukid. Ayan mga kabukid, meron tayo dito ang tawag ito, tanglad, di ba, pang ingredient to sa tinola, lemongrass. Yan, lemongrass. Yan, bango. Yan, tapos meron tayo mga kabukid, talbos ng kamote. Yan, ito mga kabukid, ang tawag dito, yung udlot ba to? Udlot. Basta yung pinaka, yung malambot to, parang bulaklak nila. Yan ang hinahalo din sa tinola, ginugulay, at yun ang ginagawa din yung kinilaw mga kabukid, may mga kamatis. Yan, at meron, kung meron tayo talbos ng kamote, meron din tayong kamuting kahoy. Ayan, ito yung mga kamuting kahoy natin mga kabukid. So, yan, kamuting kahoy. Bulaklak te. Nagugulay ba to? Nagugulay din yan mga kabukid. At meron tayong, ang tawag ito? Butig. Butig ang tawag ito mga kabukid. Parang halintulad sa gabi. Yan. Pero yung dahon nito, hindi yan nakakain. Pero yung gabi mga kabukid, yun ang ginugulay yung dahon. At nakakain din yung ano niya, yung roots, yung root crop niya, yung unod. Yan. Oh, ito mga kabukid. Baloy. Alam niyo yung baloy? Yung mahaba na saging. Yung kanina mga kabukid, yung pinakita kong saging kanina, ang tawag doon is ano? Saba. Kuan saging na saba, yung kanina, yung pinakaunang pinakita ko mga kabukid, yun ang saging na saba. Ito naman mga kabukid ay baloy, yung matamis na saging. Yan. So kanina mga kabukid, meron akong pinakitang mga seeds. So ito yung bakanting lupa na pwede nating pagtamnan. So, dito nga part mga kabukid. Itong part na mga kabukid. Na harvest na dito yung ano, yung kangkong. Bagay dito siguro mga kabukid yung pitsay. Kasi hindi masyadong maano dito maaraw. Nandito malambot naman yung lupa mga kabukid. Yan, so pwede siya pagtamnan natin ng pitsay. Yan, tapos dito mga kabukid. Dito mga kabukid, dito talaga karaniwan tinatanim namin yung talong. Ayan, mayroon tayong talong doon na nakalagay na sa punla. Iwan ko lang kung mayroon pa na tumubo na ba siya. So dito tatanggalin lang natin 'tong mga kabukid, tapos dito natin ilalagay yung talong. Ayan mga kabukid, ito yung bakanting lupa. So dito mga kabukid, diyan tinanim. Ito yung sinasabi kong okra kanina. So inano lang siya, pinutulong yung mga patay na puno at nagsimula ulit siyang magdahon mga kabukid. Ayan. So mabubunga ulit yan mga kabukid at mamumulaklak. Pero yung sitaw natin mga kabukid, ayan, na siya, nauga. So wala nang pag-asang bumunga na yan mga kabukid. So since mayroon tayong bagong seeds, dito lang natin yan itatanim. Ayan. So masyadong malawak pa yung mapagtatamnan natin dito mga kabukid. Ayan, so lilinisin lang natin yan. Tinakpan ko sa mga kabukid kasi yung unang batch kinain ng
manok pero hindi naman naubos ay kaya tinakpan ko na pala. Baka sigurado tayo. So ayan mga kabukid. Hindi nyo sila makikita dyan. Ayan, so dyan. Hindi pa siya nag-start mag-tumubo. Ayan, so hintayin natin mga ilang araw mga kabukid kung tutubo na yung ating talong at itatransfer natin doon sa napili nating bakanting lupa. Okay. And itong part na ito mga kabukid is bakante siya. So dito, bagay dito mga kabukid yung sitaw. Ayan, sitaw. O talong. Okra. Pwede dito mga kabukid kasi mataba yung lupa dyan. Ayan. Actually, meron tayong pananim dito na pinya. Ayan, may pinya tayo dito. Ayan, tsaka dito. Ayan mga kabukid. Tapos meron din tayo dito mga pananim na nyog. Yung nyog mga kabukid, matagal-tagal pa yan, mga years tayo yung hihintayin mo dyan para magka-harvest ka dyan. Ayan, maliit pa yung mga pinya natin dito. Ayan. Yan mga kabukid. Yan ang masarap gawing panghalo ng tinola. Ang tawag dito niyan mga kabukid is udlot. Yan, ganyan talaga mga kabukid pag nandito ka sa probinsya, basta masipag ka lang magtanim mga kabukid. Marami ka talaga, hindi ka talaga magugutom dito. Yan. So, ito mga kabukid, mayroon tayong malunggay. Malunggay. Yan, diba? Kailangan ang panin natin masustansya talaga para masustansya yung mga nakakain natin mga kabukid. Yan, tapos meron din tayo mga saging dito. Yan, ayan. Bagong linis pa lang yan mga kabukid. Kabukid yan ng mga gabi natin dito. Ayan. Kabukid, maraming salamat po sa pagsama sa bunting pamamasyal natin sa ating bakuran kung saan tayo pwedeng makapagtanim ng mga gulay. Ayan, yung pinakita natin mga seeds kanina. Ayan mga kabukid, yung gagawin na lang natin is paglilinis tayo doon at para makapagsimula na tayo makapag backyard gardening while waiting tayo sa pag-harvest ng ating mga pananim na palay. So mga kabukid,
Kung nagustuhan niyo yung ating video ngayon, huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe po sa ating channel. Yan. Para palagi po kayong updated sa ating mga bagong upload. Yan. So mga kabukid, hanggang sa muli nating adventure. Bye-bye!